Sarah, ang ginagawa mo dyan? Huy, huwag ka nang umiyak. Tingnan mo, tulo na uhog mo. Umalis ka na nga! Baka makita pa tayo ni Kuya. Sabihin nun, pinaiyak kita. Pingutin pa ako sa tingi. Bakit ba? Sekara kasi! Nagalitan na naman ako ni Mama dahil sa kanya! Oh, hindi ba dapat intindihan mo na lang si Kara? Dahil masakit siya? Kasalanan ako ba yun? Simula nung nagkasakit si Tara, parang siya na lang yung anak! Sarah, magkapatid kayo. Hindi ba dapat ang magkapatid? Magtutulungan? Parang kami ni Kuya. Bakit ba ako kinakausap? Kung sasermonan mo lang pala ako. Labo. Anong isipin yung sinabi ni Sarah? Pero Ninong, tama po si Sarah, di ba? Na nahihirapan sila sa akin. Pati po kayo. Hindi kami nahihirapan. Kung may nahihirapan dito, ikaw yun dahil sa kalagayan mo. Kaya kailangan magpagaling ka. Ha? Sige na. Ngiti na ang maganda kong inaama. Paano po kung mangingiti? Ano tatakot po kung lumala yung sakit ko? Kung may taong nahihirapan sa paligid ko? Nina, alam niyo po ba? Kung kaya ko lahat, gagawin ko para hindi mahirapan ang pamilya ko. Kanina, hindi kami galit sa'yo, ha? Eh, bakit yung po ko pinapagalitan? Kasi, anak, mahal ka namin. Gusto lang namin ituwid yung mga pagkakamali mo. Sikara nga po yung may sakit. Pero hindi po ibig sabihin nun, hindi po ko nahihirapan. Alam ko, anak, alam ko. Kaya nga, hinihiling ako sa'yo. Sana lawakan mo yung pasensya mo at pag-unawa mo. Nahihirapan ang buong pamilya sa sitwasyon natin ngayon eh. Na, kung may pagkukulang man kami ng papa mo, hindi ibig sabihin nun na hindi ka namin mahal. Na mas mahal namin si Kara sa'yo. Pantay ang pagmamahal namin sa inyong dalawa. Pantay, anak. Pwede bang bumawi si Mama sa'yo? Di ba malapit na ang birthday ni Kara? Gusto mo? So, mag-celebrate tayo? Kahit pa paano, maghahanda ako. Gusto mo yun eh. Bibili tayo ng cake at spaghetti. Gusto mo, di ba? Salamat ha. Lalabas na kasi si Kara sa ospital eh. Pasensya ka na, Ismael ah. Pero huli na yan. Oo, naiintindihan ko naman eh. Kumga lala, babayaran ko lahat ng utang ko sa'yo. Saka baka may kakilala kang naghahanap ng tao. Kahit ano, papasukan ko. I-recommendan mo na lang ako. Pagdagdag kita rin yun. Oh, sige, sige. Papaalam ko sa'yo. Salamat. Salamat naman. I-ayos yun na yung ano. I-tayo niya para kayo. Pwede lang na ako na lang magkasakit, Kara. Para hindi na kita nakikitang nahihirapan. Pero kahit na anong gawin ko, hindi sapat. Hindi ko kayang isugal ang buhay mo, anak, at ipilit na iligtas ka. Dahil alam ko na hindi ako ang makakapagligtas sa'yo. Buhay mo nakasalalay. Kailangan kong gumawa ng desisyon, kahit na mahirap, para mabuhay ka. Sige, sir. Kulay lang ako sa kotse, ha? Date kita. Okay, thank you. Antonio. Sino ka? Ako si Ismael. Ako yung asawa ni Laura. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako pumunta dito para manggulo. Dito ako para pag-usapan ang sitwasyon. Sinabi ko na kay Laura ang decision ko. Gusto kong makasiguro na anak ko si Kara.
Alam ko gusto mo ng patunay. Mayaman ka, di ba? Yan ang buhok ni Kara. Yan ang magpapatunay na may anak nga kay Laura. Maring ikaw nga ang tatay niya. Pero kailangan mo pa rin patunayan na pwede kang maging mabuting ama sa kanya. Huwag mo siyang ilayo sa mga taong mahal niya. Huwag mo siyang ipagkait sa amin. Si Laura nagkait sakit sa kanya. Dahil akala niya yun ang tamang desisyon sa mga panahon na yun. Sana gawin mo rin yung tama. Dito mo ako matatawagan. Pero bago ko umalis, gusto kong malaman mo na napakabuting bata ang anak mo. Hindi pera ang habol namin, kundi ang mabuhay si Kara. Wala akong hihingin sa'yo, kundi buhayin siya. Pagkatapos nun, tingnan na namin guguluhin. Sana magpakalalaki ka. Itama mo mga mali mo. Harapin mo yung mga responsibilidad mo. At tuktungan ang buhay ng anak mo. Kamusta kayo? Yan. Naiuwi na namin si Kara. Ginabi ka yata. Saan ka ba nang galing? Sa Maynila. Anong ginawa mo doon? Kinausap ko si Antonio. Anong sinabi mo sa kanya? Sabi ko sa kanya, gawin niya yung tama. Kung totoong gusto niya maging ama ni Kara, huwag siya ilayo sa atin. Eh, paano kung hindi siya pumayag? Ayoko mawala sa akin ng mga anak po. Hanap tayo ng ibang paraan. Anong ibang paraan? Di ba kaya nga tayo lumapit kay Antonio dahil wala nang ibang paraan? Di ba? Kaya tayo lumapit sa kanya at sinabi natin sa kanya na anak niya si Kara dahil wala na tayong ibang paraan. Siya lang ang may kakayahan para buhayin si Kara. Mama? May ba kami papa? Hindi kayo yung totoo naming tatay? Nakalika. Papa mo siya. Alam mo kung gaano ka kamahal ng papa mo, di ba? Tatay, sino siya? Antonio ang pangalan niya. At ipinagbubuntis ko kayo ng pakasalan ako ng papa mo. Anak, hindi ko alam kung paano ko papaintindi sa'yo to, pero walang araw na dumaan na inisip ni Ishmael na hindi niya kayo mahal. Pero bakit hindi namin nakilala yung totoo naming tatay? Meron siyang ibang pamilya. Ibig sabihin po nun, number two lang po kami? Saan mo natutunan yan? Sa kaibigan ko po. Kahit kailan, hindi tayo naging number two. Mahal tayo ng papa mo. At yung tatay mo, mayaman siya. Pero kahit nasa kanya na lahat na kayamanan sa mundo, kayo naman ni Sarah ang natatanging kayamanan namin ang papa mo. Eh, pero si Sarah po, hindi pa po ba natin ipapaalam sa kanya? Hindi. Pwede sabihin kay Sarah na. Eh, bakit po? Dahil baka kunin niya kayo sa amin eh. Sige na anak, ayoko mawala kayo sa akin. Kahit kung maari, tayo lang sanang tatlo nakakaalam. Tayo lang ng papa mo, pwede ba yun? Ikaw lang. Thank you.
Gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Alam ko namang nahihirapan ka na dahil sa'kin. Nagtitiis ka dahil sa'kin. E ano pa bang magagawa natin? May sakit kay. Kailangan talagang magtiis. Kahit na ako yung nagpapahamag at nakakalimutan. Alam nga naman pabayaan ka namin. Sara, kapag ba nawala ako, magiging masaya ka? Magpahinga ka na nga. Kagagaling mo lang ng ospital eh. Baka lalo ka pang magkasakit. Kumuha ako ng mga bakal na tinapon na. Pwede natin ibenta to, anak. Si Sara. Nakaninang ito'y po. Umihiram lang po ng costume. Papa, magpahinga muna po kayo. Huwag mo ko intindihan, anak. Bulag to. Madali lang naman to eh. Nakakatulong sa atin yung pagbenta ng bakal. Para po panggamot ko. Kaya niyo po yung ginagawa. Anak, walang magbabago. Gagawin pa rin ni Papa ang lahat para gumaling ka. Papa, alam ko pong nahihirapan kayo. Pati po si Mama, si Sara. Nahihirapan po kayo dahil sa akin. Nahihirapan? Hindi. Walang mahirap kumpara sa iyo, anak. Salamat po, Papa. Para saan? Dahil sa pagmamahal niyo sa amin ni Sara. Anak ko kayo. Walang kahit na anong katotohanan ang magbabago nun. Papa, gusto ko pong makilala yung totoo kong tatay. Bakit? Papa, mahal na mahal ko po kayo. Pero ayoko pong mahirapan kayo nila Mama eh. Pati po si Sara. Alam ko po kahit yung kinakain nyo, binibigay nyo para mapagamot lang po ako. Anak, huwag mong sasabihin yan. Dahil kami, ginagawa namin ang lahat. Gusto namin gumaling ka dahil mahal ka namin. Titiisin namin kahit ano para sa ikabubuti mo. Pero hindi niyo po kailangan magtiis. Ayoko po maging pabigat sa inyo. Gusto ko lang pong mabuhay. Pero mas gusto ko po yung buhay niyo maging masaya. Kung kaya po ng tatay ko na ipagamot po ako, sana po bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makilala siya. Paano kung kunin ka niya? Kung yun po yung paraan para gumaling po ako, sasama po ako. Ayan, naputol na naman. Ano nang gagamitin ko? Sara, sa'yo na lang to. Hindi, kailangan mo pa yan pag gumaling ka. Tsaka baka makita tayo nila Mama at Papa na binibigay mo sa akin yan. Baka mapagalitan na naman nila ako nun eh. Huwag ka mag-alala, Sara. Hindi ka na maghihirap dahil sa'kin. Anong ibig mong sabihin? Saglit lang, ha? Thank you.
Sara, para sa'yo to. Diba sabi ko sa'yo noon, lahat ng drawing ko magkakatotoo, malang araw? Diba? Sara, mahal na mahal kita. Laura. Oo. Oh. Yeah. Bakit? Si Antonia yung tumawag. Anong sabi niya? Papagamot niya daw si Kara. Hindi pa rin nagbabago isip niya. Gusto niya mapunta sa kanya si Kara. Papa, ganda dito! Ang laki pala dito! Ngayon ko lang ito nakita. Papa, bakit po? Ma. Halika. Naalala mo yung wish mo dati? Hmm? Na sana hindi na mahirapan si mama mo tsaka si Sarah. Makikita ko na po yung tatay ko? Hmm? Salamat po, Papa, Mama. Patawarin mo ko, anak. Kaya ko nga lang sana na maipagamot ka. Bigo ako bilang tatay mo. Pero tinuring niyo po ko totoong yung anak. Ikaw po yung the best papa sa buong mundo eh. Papa, huwag niyo pong sisihin yung sarili niyo po, ha? Ako po may gusto nito. Hmm? Hindi ko kaya. Nandiyan pa naman po si Sarah, di ba po? Siya po yung magpapasaya sa inyo. Hindi ko alam ba na maging masaya nang wala ka na. Ma. Hindi ko kaya. Mama. Hindi ko kaya. Isipin nyo, gagaling ako. Gagaling ako, ma. Isipin nyo yun. Ma. Sakit. Huwag. Huwag. Sasabihin sa tatay mo ang tungkol sa akin. Bakit po? Natatakot lang si nanay na magkapatid si Sarah kunin niya. Sigurado kasi gugustuhin niya makilala yan sa kampanya mo. Ha? Apo. Huwag na huwag mong kakalimutan. Na mahal. Na mahal. Kani nanay, ha? Opo. Mama? Mahal na mahal din po kita. Alam ko, anak. Alam ko. Lalaban ka, ha? Opo. Lalaban ka para sa amin. Lalaban ka para sa kakambal mo. Opo. Kapag nagyari po yun, magkakasama po ulit tayo, ha? Huwag na po kayo umiyak. Ma. Kuma. Ano ko? Huwag na. Thank you.
ayoko. Kung mahal niyo ako, hahayaan niyo ako sumama sa tatay ko. Okay? Mawag na. Ayoko na. Masama na! 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 Masama na